Hello mga sir, magandang araw sa inyo. Ngayong araw na to, pag-uusapan natin gasolina. Ano bang gasolina ang para sa inyong motor? Ano ba yung mga tinatawag na octane rating, compression ratio, and so on and so forth. Tara, pag-usapan natin, gasolina. Ano ba itong magiging? Dito sa harapan natin, meron tayong tatlong klase ng gasolina. Meron tayong unleaded, meron tayong premium, at meron tayong high octane. Una sa lahat, before natin explain yan, yung paggamit ng leaded gasoline para sa mga commercial vehicles ay matagal na pong naban, noong 1970s pa. Meron kasi akong kwento sa inyo, noong nasa Cebu ako dati, merong isang taxi driver na nagpagas sa isang gasoline station. Sabi niya, "Kuya, pagas po, anong gas kuya?" Sabi niya, "Leaded po, leaded." So ang ibig sabihin, ang gusto niyang tukuyin doon is tong kulay pula. Pero para i-correct lang yon, wala na po kayo mabibiling leaded gasoline. Hindi ibig sabihin na yung green ay unleaded, ito, leaded. Okay? Lahat po ito, itong tatlo na nasa harapan natin, ito po ay unleaded na na gasolina. Itong unleaded na tinatawag nating gasolina, sa ibang bansa, ang tawag dito ay regular na gasoline. Ito yung may pinakamababang octane rating, pinakakaunting cleaning agents na ginagamit para linisin yung ating makina. Okay mga sir, ang lagi natin tinatanong, ano ba ang gasolina na para sa motor ko? Ang motor mo NMAX, ang motor mo Mio, ang motor mo pan-tricycle, and so on and so forth. Depende rin sa kotse na ginagamit mo, kung sports car ba yan, o normal lang na regular na sedan. Titingnan nyo palagi yung tinatawag natin na compression ratio. Depende ang pagpili nyo ng gasolina, depende kung ano yung sinulat ng manufacturer natin doon sa ating owner's manual. Take note, pag binasa nyo po yung owner's manual na yan, may nakasulat dyan, unleaded gasoline only. Hindi ibig sabihin nun na hindi kayo pwedeng gumamit ng high octane. Kasi sabi ko nga kanina, lahat to ay unleaded. Pero may makikita kayong value doon na octane rating na tinatawag. So ibig sabihin, pag nakasulat doon, unleaded na 97 ang octane rating, ito yung pipiliin nyo. Tatanungin nyo lang sa gasoline station or sa gas boy kung ano yung octane rating ng bawat gasoline na ginagamit or kinakarga nila. Bawat fuel station kasi, kanya-kanya po sila ng octane rating level na tinatawag. Mapapansin nyo rin mga sir na iba-iba yung kulay ng gasolina natin. Pag unleaded, usually green yan. Kapag premium, red. Tapos kapag high octane, minsan nagbabago yung kulay. Merong dark blue, merong light blue. So make sure lang na tama yung gasolina ang mapipili nyo. Ano nga ba yung sinasabi nating octane rating? Pag ginoogle nyo yan or hinanap nyo sa Wikipedia, ang octane rating is yung tendency ng gasolina na i-resist yung combustion na tinatawag. Pag yung makina nyo po ay tinatawag ng mga high performance engine, yung mga kargado, o kaya sports car yung motor mo, sports car yung sasakyan mo, tapos yung inyong tune o yung mapa na ginamit sa ECU tuning mo is sobra-sobra yung advance ng ignition timing. Mas maganda po na higher octane tayo para maiwasan natin yung tinatawag na engine knocking. Nagkakaroon ng tendency sa loob ng makina natin na mag-spark or gumawa ng sariling combustion dun sa loob ng makina. Yan yung tinatawag na pre-detonation. Spark plug kasi ang may dahilan para mag-ignite yung ating combustion process. Pero minsan, pag pangit yung gasolina or mababa yung octane rating natin, sa loob ng ating combustion chamber, yung mga particles na naiiwan doon, it's enough para magkaroon kayo ng combustion sa loob. Kahit hindi pa tumatiming yung spark, sumasabog na yung combustion process natin. So the higher the octane, the higher na mare-resist niya yung tinatawag na pre-detonation o yung tinatawag natin na engine knocking na pwedeng makasira sa piston or sa set ng makina natin. Okay? Yun yung purpose ng higher octane. Maganda rin mga sir na regular kayo nagpapapalit ng fuel filter na tinatawag. Sa recommendation ng manufacturer, alam nyo ba kung tuwing kailan yan sa motor natin? Every 8,000 kilometers, dapat po pinapacheck or pinapapalitan natin yung ating fuel filter. Pero dito sa amin sa Speed Up Garage, every 15 to 20,000, that's okay. Bakit nyo siya papapalitan? Una, nagbabara siya. Okay? Parang ano lang ba? Parang filter lang ng tubig. Tapos, pag nabubunot yung fuel filter, dun yung nakikita kung healthy pa yung condition ng mga wire ng fuel pump nyo. Kitang-kita kasi doon na pangit yung gasolina ng pinapakarga nyo. Makikita yun ng mekaniko pagkabunot nyo ng fuel pump assembly. Sir Mel, bakit nga ba may mura at mahal na gasolina?
hindi natin pinag-uusapan kung unleaded, premium, or high octane yan. Dahil magkakaiba po talaga ang presyo nito. Mas mahal po talaga ang high octane. Tapos pangalawa, pamahal ng pamahal yung gasolina, mas marami siyang mga cleaning agents na tinatawag. Pag-usapan natin yung mga tinatawag natin na big players saka small players. Pareho lang naman unleaded. Pareho lang din naman na premium. Pero bakit halos 10 piso or 7 pesos yung diferensya nila? Meron kasing mga gasoline station na malinis po talaga yung kanilang mga facilities. Malinis yung gasolina ang ginagamit, calibrated yung pump, at siguradong well-maintained yung facilities. Dito sa Speed Up Garage, mga sir, dito sa amin sa Bulacan, marami kong mga small players dito. I won't name names, no? I won't name brands. Pero yung gasolina po nila is nakakasira ng fuel pump assembly. Maglalagay ako ng picture or sample video dito sa inyo na mga ginawa ko yung motor na kinakalawang yung fuel pump assembly, kinakalawang yung mga connectors, hanggang masira po yung fuel pump assembly niya. Kasi di na matanggal, oh, kinakain na siya ng kalaway. Yun, know, kinakain na. Sa katagalan din to ng motor, eh, no? Pero hindi, sa gasoline pa rin. Sa gasoline, eh, no? Baka may tubig. Alam mo kung saan. Alam na nila, yan, no? Ano, mura na, marumi pa. Lo and behold, 4,000 odo mga sira, 4,000 odo. Ito na niyo yung sura. Ayan, naputol nga yung fuel pump IC. Pagkahugot ko nito kanina dun sa tangke, putol na po agad yung fuel pump IC. Tapos tingnan nyo po yung kulay ng mga terminal. Tingnan nyo rin po yung kulay ng plastic. Okay, dito mga sir, hindi ko po sisisihin yung piyesa. Sisisihin ko po dito yung pinagpapagasan. Para sa 4,000 ng auto mga sir, yung fuel filter dapat hindi po ganito kadumi. Ibig sabihin nyo na pagpapagasolinahan ni sir ay madumi po yung gasolina. Tapos parang may food coloring yung kanilang premium. Oh, mukhang premium to, yun. Bakit kaya nangyari yon? Mga possible scenarios is baka may tubig yung gasolina nila. Pangalawa, yung mga additives na ginagamit nila is hindi maganda para sa fuel pump assembly ng mga scooters or ng motor natin, or worse, sa mga kotse natin mga sir. Pag nasira yung fuel pump assembly nyo mga sir, hindi aandar yung motor dahil walang magde-deliver ng gas from the fuel pump papunta dun sa ating makina. So yun yung mga reason kung bakit may mura at may mahal na gas. Pwede rin mga sir na location. Pwede na yung isang big player dito sa Bulacan is mas mura ang gasolina kaysa sa big player na nandun sa Makati area. Dahil syempre ang location, mas mataas ang renta, mas mataas ang upa, mas mataas ang pasahod. Kaya doon, tumataas rin yung amount or yung presyo ng gasolina nila. So that's it mga sir. To finalize, pagpipili kayo ng gasolina, lagi nyong i-check yung owner's manual ninyo. Iisipin nyo rin mga sir kapag yung motor nyo is performance engine. Lalo na kung kargado yan, naka-remap or naka-tune. Tatanungin nyo po yung tuner nyo kung ano yung best na gasoline para sa inyo. Kung pwede ka pa rin ba mag-unleaded or regular na tinatawag, o dapat dito ka na sa dalawang to, mamimili. Yon mga sir, sana may natutunan kayo today. Till next vlog, yes sir!